Magandang umaga sa inyong lahat. Unang-una, nais kong batiin ang aking kasamang national artist, Inaga, ang ating direktor ng proyektong ito, Dr. Juliet Manyari, ang mga taga NCLA, NCCA, ang mga dapat pala nabati ko rin si yung representative ni Governor, wala na. Ang mga estudyante ng Pangasinan State University, mga teachers na narito. Pero kayo daw mga estudyante, iba-iba kayo eskwelahan. Tuwa lang ba yun? Hindi lang kayo State University? Sinong galing pa sa ibang eskwelahan? Wala na. Anyway, mga teachers, mga writers ng Pangasinan, at mga writers na kasama ng grupong NCLA, gusto ko rin special na batiin ang aking mga kaibigan dito sa Pangasinan, si Linda Andaya, si LB Strabo, ang aking paboritong eskwela sa Lira, si Renato Santilla, na ngayon ay star na, na principal dito sa Pangasinan. Mga kababayan, ang titulo ng aking pananalita ay nakakomba, nakalagay. Nandyan. Nilagyan ko ng titulo yung aking pananalita kasi dun sa akin, sa inyong program wala. Ang titulo ko ay ang ating muling pagkatha sa mga panitikang reyunan. Ating muling pagkatha, tingnan ninyo yung aking title, ha? Dahil noong nakaraan, tatanda ako magsalita na ako tungkol sa pagsasaliksik at pagtipon sa ating mga panitikan sa iba't ibang wika. Kaya na yung araw na ito ay gusto ko namang i-emphasize ang pangyayari na kailangan ng ating panitikan sa iba't ibang wika ay hindi tinitipon lang, hindi nililibro lang, kundi na kailangan iyan ay maging bahagi ng buhay at kultura ng kasalukuyan. Gaya ang titulo kong muling pagkata ay muling pagbuhay. Hindi yung iniipon lang natin para sa museum o kaya sa archives. Kailangan yung iniipon natin, binubuhay natin, ginagawa natin bahagi ng buhay na ating sanggalan. Okay. Ngayon, ang titulo naman ng ating pagtitipon ay panitikan ng panunduman. Kanina pa ako nagtatanong kung ang ibig sabihin ng panunduman o kung ano ang pinanggalingang wika ng panunduman. Akala ko Pangasinan. Hindi pala. Binilitaw na ang panunduman ay salita sa Bisaya. May nagsabi sa akin, ilagay noon. At sa Pangasinan, ang katapat ito ay pakanunutan. Tama ba yun? Memory. Pakanunutan. Panunduman. Memoria. Gunita. Alaala. Pakanunutan. Yan ang ating paksa sa konferensya nito. At ngayon ay nais ko naman mag-umpisa sa pamamagitan ng isang babala. Okay. Ang aming babala ay ganito. Huwag tayong lubhang magtiwala sa ating memorya. Huwag tayong lubhang magtiwala sa sinabi ni Jimmy Aban. Bakit? Sinabi ni Jimmy Aban na ating mga memorya
ay naapektuhan ang ating karanasan, ng ating kasaysayan. Kaya ang ating pambansang memorya ay kung tutusin, produkto lamang ng ating pambansang kasaysayan. At dahil doon, ay kinalabagan ako sa ating pambansang memorya. Nalaganap ngayon ang paglitis sa ating mga baluktot na pambansang kasaysayan. Kaya malaki ang posibilidad na marami rin baluktot sa ating pambansang memorya. Lubang matitim, matiim ang halagahan kolonyal na itinanim ng kolonyalismo Espanyol at dinilid ng panang Amerikanisasyon, kaya dapat paghinalaan ang nanay na igna-uri ng values o halagahan at kamalayan sa ating memorya. Kaugnay nito, nais kong muli natin titigan ang ating konsepto ng panitikang regional. Minsan ko na naipahayag na kailangan iwasan natin ang lubhang pag-iisip tungkol sa panitikang regional. Sa wari ko kasi, meron tayo talagang mahigit 100 wikang katutubo sa buong Pilipinas. At bawat wikang yan ay may sariling mga anyo ng panitikan, tula, kata, dula, at iba pa. May panitikang Cebuano kung ganoon, may panitikang Ilocano, may panitikang Pangasinan, may panitikang Pangkanay, at may ligpang siyang lakong aktibong wika na panitikang aktibong wika ng ating bansa. Ngunit walang panitikang regional. Halimbawa, walang panitikang Region 2. Dahil may iba-ibang panitikan sa mga wika na sinasalita sa loob ng Region 2. Mayroon siguro lamang dominating wika at yun ang wikang Ilocano, halimbawa. Tulit nandiyan din ang wikang Pangasinan, nandiyan din ang wika ng mga Cordillera people, nandiyan din yung mga nagbakwit ng mga Tagalog, Kapuntanan. Kaya marami kang makikita ang wika at panitikan sa loob ng region 2. Kaya wala kang tatawagin panitikan regional dahil maraming wika na naroon sa region. May palagay din ako na ang panitikang regional ay isang kategorya na ipinamana sa atin ang ating kasaysayang kolonyal at isang paraan para mabimbing ang ating pambansang mithiin. Sa gayon, tayo mismo ang nagiging instrumento upang hindi natin ganap na may saloob ang adhikang makabansa ng lupa na ating himagsikang 1896. Sa akin kasing pag-aaral, ang pinakadakilang yugto sa ating kasaysayan ay ang himagsikang 1896. Doon lang ito talaga ng ating national aspirations. Pero nabiku yun. At hanggang ngayon, hindi natin natatapatan natutumbasan ang nangyari noong 1896. Ang nangyayari pa rin ngayon, bukod sa hindi natin natatapatan ang adhikang makabansa ng 1896, eh kinakalimutan natin ang 1896. Hindi bago ang ating tanukan matimbangin ang panitikang regional. Panahon nila Quezon at Recto, pinahayag na nila
na ang pamandag ng American Association ay isang awing sa kude, sa kadena ng kolonyalismo sa ating katauhan at kamalayan. Makinti, words to kawing. Sa panahon ng abismo, kawing si Katoy, si Katoy Link. Ay sinambit na ni na Teodoro Agoncillo at Renato Constantino kung paano hinahati ang ating pananalig ng kaisipang kanlulanin sa pamagitan ng divide et impera, atiin at sakupin. Alam ninyo, sila Teodoro Agoncillo noong araw, ang lagi sinasabi, ang ating history ay laging sinusulat ng mga tayuhan. Kaya kinakailangan sulatin ng mga Pilipino ang ating history. Pero ngayon, sasabihin ko, dadatid ko, na hindi lahat ng Pilipino sumusulat ng history ay kasinuhusay ng dapat ating asahan. Kasi taglay din nila yung kolonyalismo na binigay ng mga Amerikano at ng mga kolonyalista. Kaya kung sakasakali, ang isip regional ay isa lamang versyon ng utak barangay o utak tribo na nagamit ng mga konkistador upang masagot ng isang maliit na pangkat ng Espanyol ang napakalaking teritoryo ang tinawag nilang Pilipinas. Tingnan natin kung paano nasa mga sa pagkaalipin dahil sa ating ganitong kaisipan. Pati na may nalimitang kirimo. Ano ba ang higit na malaking sanay ng pagkatalo ni Suliman sa unang labanang Maynila? Hindi dahil may kanyang yung mga Espanyol. Ay hindi tadailan, hindi tumulo sa kanya ang kamag-anak na si Macandula. Sumalakay din si Legazpi na kasama ang malaking pangkat ng mga mundilumang mulang panay. At bakit kumampi ang mga taga-panay kay labang kay Suliman? Dahil matagal na raw silang galit sa mga taga-anak sa Maynila. Nagamit ni Legazpi ang samanang loob ng taga-panay para sumanod labang sa mga taga-Maynila. Narito para sa panayan noon, ang unang malaking sabwatan conspiracy laban sa mga Espanyol ay ipinlano ni Magdalena Salama kasama ang mga dato sa Bulacan at sa Pampanga. Pero ano ang nangyari ko? Natuklasan ang conspiracy dahil aksi ng isang kasabwat nila sa Bisaya o sa Borneo yan. Dahil doon, mabilis na nilansag ang conspiracy, dinakip ang mga conspirator at silang magagsalamat ay binitay. Pagmula noon, nasusuki lang mga pag-alsa magmula kay Tamblot hanggang kay Diego Silang dahil sa pakikiisa ng kapwa Indio sa mga dayuhan. Dahil sa pagtataksil laban sa hangaring lumaya, dahil sa ambisyong nagawin ng literato, hanggang dahil sa langgati ng Partido Federal na Pedro Paterno at Trinidad Pardo Cadena. Anong kanilang langgati? Maging state tayo ng USA. Kaya kailangan natin ang muling pagkatha sa ating sarili. Kailangan nating makawala sa mga luma at baluktot na kaisipan na umahadlang sa atin upang mabitis mabuti at makalikha ng mga maulad na adhika para sa ating bansa. Ang tawag dito sa English ay paradigm shift. Hindi natin natupad ang sinimulang adhika ni Rizal at ng Himagsikang 1896. Dahil nakatanikalapa ang ating mga isip sa mga kolonyal at mapanghating kaisipan at agadahan na itinanim sa atin ng mga Espanyol at mahusay na inilagaan
ng mga Amerikano. Sa nagdito ang makamamagat na visa ng ating panalangin sa ating damdamin ngayon. Sa unang malas o sa unang tingin, hindi naman talaga masama ang pag-ibig sa ating reyon. Kailangan natin ang gayong damdamin para maging pundasyon ng ating pag-ibig sa katutubong pinagmulan, para magbalasati tayo at kalingain natin ang ating sarili. Subalit, hindi para isalungat sa aspirasyon na magbuo ng isang bansa. Mula pa noong 19 na siglo, ay pinangarap na ng ating mga bayani ay isang bayan na sasaklaw sa mga bayang sinakop ng Espanya. Ito ang diwa ng Pilipinisasyon na aangarin ang La Solidaridad dahil gusto nila Rizal na ito rin silang Pilipino. At hindi naman gusto nila maging Pilipino para lamang maging mamamayan ng Espanya. Gusto nilang maging Filipino dahil nais na ituring na mapatay sila ng mga Espanyol. Dahil nais na nang kilalani ng mga Espanyol ang dangal, talino, at taal na kalayaan ng mga Indio. Siyempre, hindi natupad ang hangarin ng La Solidaridad. E sino ba namang hari-harian ang magagawa ng kahit munting karapatan sa pinag-aharian para maging higit na tao sila. Kaya kailangan itinding ni Bonifacio ang KKK upang itaas ang adhigang mapagparaya ng Pilipinisasyon para idaan sa santong paspasan ang hindi makuha sa santong lasal. Ngunit tingnan ninyo, hanggang ngayon, hindi natin pinagdudugtong ang La Solidaridad at ang Katipunan bilang isang magkasunod na daloy sa ating kasaysayan. May paraan pa tayo ng pagtuturo upang ituring ang dalawa na magkasunungan na kinusan, na magkaiba ang kalayaan sa tingin ni Rizal at ang kalayaan sa tingin ni Bonifacio. Kaya pinagtatalunan pa natin kung sino sa kanila ang dapat maging pambansang bayani at higit nating paniwalaan. Alin ba ang mas maina, ang magpayapong paraan ng La Solidaridad o maras na yung magsika ng Katipunan? At siyempre, ang ganitong mapanghating pangatwiran at pag-aaral sa kasaysayan ay lalo nagpapatingkad sa ating kawalan ng pagkakaisa at pag-iwas sa anumang panukala ng maging isang bansa. Dadagdag ko pa rito ang edukasyong Amerikanisado, ang paghihinala sa ating sarili at sa ating kakayahang magkaisa. Ang sabi ng mga Amerikano, isa daw tayong magulo ng nasyon. Natural daw tayong mahirap mag-isahin. Kaya kailangan natin ng isang dayuhang tagapamagitan, kung mananakot ng dayuhan para tayo ay pamahalaan. Ito ang ginamit ni McKinley noon para pagpatuloy ang pagsakop sa Pilipinas noong 1898 at kumbinsi ang mamayang Amerikano na kailangan natin ang kanilang pangangalaga para hindi tayo bumagsak sa kaguluhan. Ginamit yan ang mga pangulong Amerikano para patagalin ang pagbibigay ng kasarilan sa Pilipinas. At ang masama, ginagamit pa rin natin ang ngayon laban sa ating sarili para maniwala tayo sa kapalaran natin na nagsasarili nga ngunit parang impyerno ang gobyerno. Marami nga ng panahon nila Quezon ang gustong manatili sa ilalim ng benevolent assimilation or mapagkandiling assimilasyon ng USA at siyang layunin ng Partido Federal. Hanggang ngayon yata yung Partido Federal, ganun pa rin yung layunin. Hanggang ngayon, marami ang nananalig
na mas maganda sana ang buhay natin kung naging estadong federal ng United States ang Pilipinas. Kakawin ng ganyang damdamin ang pagmamahal sa panitikang regional nang hindi nagsasamang alam sa mithiin nating maging bansa. Mahalata ito kahit sa ating ambisyon sa translation. Anong ginagawa natin sa ating panitikang regional? Sinasali natin sa wikang Ingles. Higit pa natin nais mabasa at pakinabangan ng mga mababas sa Ingles sa buong mundo kaysa mapalagan ng mga kapwa Pilipino. At anong dahilan? Dahil nais natin maging international, maging global. Nalilimot natin na higit na mainam na pakinabangan ng ating talino sa loob ng Pilipinas, sa labas ng ating mga wikang regional upang maging bahagi ng isang pungbansang panitikan. Ipagpasensya ninyo. Ngunit, ang paniwala ko ay kailangan maglingkod ang mga wika at mga panitikan sa ating mga sariling wika para sa isang pambansang wika at panitikan. Kapag natupad ito, nagiging bahagi ng panitikang pambansa ang lahat ng mga panitikan sa mga wika ng Pilipinas, lumadman o regional, at noon magaganap at tuong pagbikis natin sa ating sarili para kumata ng isang bagong Pilipinas. Tandaan po lamang natin, kailangan nating alagaan at mahalin ang mga wikang patutubo at mga panitikan sa mga wika natin. Kung iyan ang espiritu ng panitikang regional ay wala akong tukol. Ngunit nais ko ipagunita na nasa masera din tayo ito ng ating muling pagkatha sa ating bansa. Kailangan magkaisa tayo para isulong ang mga wika at panitikang pambansa. Bitisin natin ang ating sarili. Maraming salamat. Maraming salamat po, ngayon naman ay mag-Q&A portion ulit tayo. Kaya pwede po namin kung may mga